What is up mga kabeto? Saktong ka naman, pero di ka mabayan. And you are watching Kabeto. Ayan, ang saya ngayon ng mga bata. Dahil yan, may bago tayong sakyan. Sa wakas, napalitan natin kagad. At ito ang doong kamanahunan ko, batang 90s. It's my life, it's now or never. Yan, ito yung tinatawag nila Mitsubishi Adventure. So, ayun, ito yung i-review natin. At syempre, alam nyo naman, dahil masaya ang mga bata kasama natin, so kasama na natin silang mamamasyal at maititesting kung ano nga ba ang gandang itinatago nitong Mitsubishi Adventure. So, ayun, kung bago ka pa lang dito sa akin channel, ano pang hinihintay mo? Hit mo na yung subscribe button, samahan mo na ang notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga latest happening. At kung dati ka naman na, welcome, welcome back! So, ayun, gaya ng dati, pagkatapos nitong napakagandang intro, umpisan natin ang ating napakagandang Blah! Welcome to 8Gig Peto! So, ayun, maraming salamat sa inyong paghihintay mga kapeptok. At eto na, narinig nyo naman kanina, intro pa lang, saya na ng mga bata. Kasi nga, sobrang ganda nitong sasakyan na ito. Sobrang spacious, ibig sabihin, napakalaki niya. Ang seating capacity nito mga kapeptok is mga siguro from 9 to 11 person. Kayang-kaya nito mga kapeptok. Lalo na kung mga bata lang yung sakay mo, masaya sila makakapaglaro. Maluwag sila, walang problema sa space. So, ayun, yun ang unang-unang magandang kakayahan nitong Mitsubishi Adventure. Well, bago pa lang lahat, eto sasakyan natin ito. Ang model nito is 2001 Mitsubishi Adventure. Gasoline engine, tapos
automatic transmission. Ito yung i-review natin ngayon. So ayun, hindi na natin patagalin, umpisa na natin kaagad. So ayun, when it comes to driving experience, yan, napakaganda rin ito mga ka-peptok. Sobrang ang sarap ng handling niya mga ka-peptok. Although stock-stock to, ayan makikita niya, pakita ko lang. So ayan, napakaganda nito manibela niya, kahit binibitawan mo, tumatakbo yan. Sobrang straight, sobrang komportable. Tapos yung ito, ito yung bilog nitong ano, yung laki nitong manibela, eh sobrang okay na okay, saktong-sakto lang. Every turn, pil na pil mo talaga, eksaktong-eksakto. Hindi tulad ng mga iba na kung minsan dahil nga maliliit, eh, ang hirap kapag ka nag, although kahit power steering sila, pagka kumakabig ka sa kanan, pakabig sa kanan, eh, medyo mahirap siya. So, ito, smooth na smooth lang siya. Ito yung unang-unang napansin ko dito, mga ka-peptok. Yung aircon niya, ayan, when it comes yung dun sa aircon niya, although hindi siya ganun kasi lakas ni po ng mga aircon ng mga port, eh okay lang naman, kahit papano pagkatirik yung araw, kaya niya naman palamigin, pero hindi nga lang kagaya ni port na pagkasindi mo talaga, pagka tumatakbo ka na, wala ka nang mararamdaman ng init. Eto mga ka-peptok, is yun, medyo mainit siya ng pano, pero once na nagtagal na, and then tumatakbo ko na, nakuha niya na yung lamig niya, eh same lang din naman na, wala na masyadong, hindi na ganun siya, hindi niya na mararamdaman yung init. Ang point ko lang kasi, ayun, mas madaling kunin ni Ford yung lamig dun sa loob ng sasakyan, compare dito. Pero sa lamig, mga kapeptok, once na yun nga, gaya na sinabi ko kanina, na pag nakuha niya na yung lamig, eh walang-wala ng problema. So, ayun, sa spacious naman mga ka-peptok, gaya nga na sinabi ko kanina, ang kakayahan nito is yun from 11 to 9 person. So, ayun, pagka pamilya, eh sobra-sobra siya sa maliit na pamilya. Pwede ka pa magsama ng mga, yung anak mo, pwede pa siya magsama ng iba niyang kaibigan o kung ano pa man yung gusto niyong isama mga ka-peptok. Kasi nga, medyo maluwang siya sa isang ordinaryong pamilya lang mga ka-peptok. Ito yung kagandahan nito. At tapos yun, pagka na-fold mo yung upuan dun sa likod, eh pwede ka naman magdala na kunyari malalaking mga bagay. Kung kunwari pupunta kayo sa outing, and then may madala kayo mga grillers o kaya yung mga gamit nyo, eh kung pamilya lang kayo, family of 5 lang kayo, eh kasyang-kasya dun sa likod. So hindi ka masyadong mamumblema. So parang from SUV, pwede rin siyang maging parang mini pickup mga ka-peptok. And then dagdag ko pa sa spacious yan, mga space yan. Sobrang yan, sobrang layo. Yun, gaya nga ito yung most pinapansin ko, yung ceiling. Sobrang layo nung ceiling mo. So yung init, hindi masyado kagad managiging mainit yung sasakyan since malayo yung space ng ulo mo sa sasakyan dahil ako 5'7 tayo mga ka-peptok. Eh ayun, maluwag na maluwag sa akin. So ayun, walang problema. Sa okay na okay siya pagdating sa space. Sa suspension, sa mga gulong mga ka-peptok, wala ka rin masasabi mga ka-peptok. Ang ganda-ganda nung ano niya, nung suspension niya. Parang hindi mo mararamdaman yung pagka kunyari may mga humps yan. Wala kang maririnig na ingay pagka bigla kang nag-humps. Wala, parang smooth lang siya, sumusunod ka lang. Parang sabi nga nila, parang lang nakaupo sa sopa. So ayun, sa suspension niya, sa ayun, kahit gano'ng karami, medyo okay din naman siya. Para sa akin, good na good siya, walang problema. Pagka ang usapan naman natin, eh dito sa suspension. Kung ikukumpara ko naman ito mga ka-peptok from sa kay Honda Odyssey na napopold yung mga upuan,
mas gusto ko siya kay ano kay Odyssey. Ay mas gusto ko si Odyssey naman kasi si Odyssey pagka pinold mo yung upuan niya is wala kang problema, pagka pinold mo talaga is buo, magiging flat talaga. Yun naman parang eto kasi parang pickup lang. Pag si Odyssey pagka pinold mo talaga lahat, parang may truck na sa loob na isang SUV kasi nga buo siya, napo-fold siya. Madali lang i-fold yung mga upuan, hindi nagiging straight siya. So, walang-walang problema. Ito, samantalang ito, yung mostly ang napo-fold lang, yung nandun sa likod. Where is four-seater, yung nandun sa likod. Bali, dalawa. Kabilaan, dalawa-dalawa. So, okay, naging apat. So, ayun. Yun naman yung difference nito pagkadating kay Ford Honda Odyssey. Yun, yung price naman sa market mga ka-pep talk, ito ang price nito sa market is nag-i-start ng 180,000 to 250 maximum. Depende yan sa modelo mga ka-pep talk. Siguro may mas mataas pa kung medyo yung mga last model na ng Mitsubishi Adventure. Pero mostly lang, makikita mo yan sa market pag nag-search ka. Ang price nito yun, nasa 180 hanggang 250 mga ka-pep talk. So, ayun mga ka-pep talk, sana may naitulong na naman ako at hanggang dito na lang tayo. If you like this video, hit like, share, comment, and subscribe. And don't forget to click that notification bell for more updates. See you on my next vlog. At syempre, hindi lang muna puro car vlogs ang ginagawa ko. Meron din ako mga home improvement, tutorial, motivational, at kung iba-iba ba tulad ng kids bike, bike vlogs. At syempre, ang bago ngayon, cooking vlog. So ayun, ginagawa ko na lahat para maging swak ako dyan sa panlasa nyo. At sana naman, huwag na rin kayong mag-i-skip ng ads at panoorin nyo na rin aking video. At syempre, mag-subscribe na rin kayo para naman makatulong kayo dito sa aking channel. And in return, gaya na nga parati kong sinasabi is gagawin ko lahat para maging swak na swak ako sa inyong panlasa. So ayun, God bless everyone. Mabuhay ka hanggang gusto nyo. See you on my next vlog. Bye-bye. Thanks for watching.